Mga master, sa lahat ng sumusubaybay sa ating YouTube channel, ito maganda content to. Tungkol to sa pagbili ng baka na ating gagamitin para sa ating pagpapares. Ngayon, dala ko tong pera na to, 35,000, pambibili natin ng head meat. Titingnan natin kung ano yung available na nandun. Papunta na siya, nagchat na sa akin na malapit na siya. Titingnan natin kung ano yung quality ng kanyang baka. Pag okay yung quality niya, good deal tayo. So ngayon titingnan natin kung maganda ba yung dala niya na baka. Okay? Diyan lang kayo, titingnan natin. Yon mga master, naiba yung plano. Bali yung pumunta sa bahay, supply yung ano niya, yung head meat na dala. So ngayon, mapupunta tayo kay Sir Job sa Malabon. Dadayo tayo ng Malabon para bumili ng karne ng baka. Pure laman na yon mga idol. 260 ang kilo, pero good na yon. Yun, shoutout sa asawa ko. Kasama ko pumikap ngayon sa Malabon. Okay? Tara, punta na tayo. Muna kami sa malupit na parisan. Dito sa Pangarap, bago kami bumili ng karne. Ayan o. Paris na lang yan. Wait lang po yung rice niya. Sige. Pwede na yung mami. Yun mga master, inabot na kami ng gabi para lang puntahan si Boss Jobs, ang ating malupit na supplier. Yun. Ayun mga master, tatawid na tayo sa planeta ng mga tao. No. Papunta sa Malabon. Set ka lang ating oras na kami nasa kalsada. Mapuntahan lang tong malupit na supplier. Okay, ayun o, expressway yan o. Oh. Kulong-kulong lang ang dala namin. Kaya iwas-iwas sa mga huli. Ayun. Liliko na tayo dito sa Malabon. Ayan. Ayan. Nandito na tayo sa Malabon. Yon. Malapit na tayo kay Boss Jobs. Madali lang tandaan. Basta may Metro Bank Potrero, Malabon. Nasa gilid lang ang bahay ni Boss Jobs. Yon mga idol. Nandito na tayo sa storage ni Boss Jobs. Titingnan natin yung meat niya kung maganda o hindi. Hintayin natin. Ay ma. Yon, shout out sa ating mga Paris member, yan o, boss, si Boss Jobs. Okay yan. Na, tara ko boss. Tayo. Ingat pag-uwi. Sige po. Mga master, nandito na tayo sa bahay. Dinidiskarga na natin ang ating in-order na baka. Malalaman natin to bukas o kaya sa makalawa dahil i-defrost muna natin ang ating biniling baka kay Boss Jobs. Abangan nyo guys. Makikita nyo kung ano itsura ng pag na-defrost to, kung pure laman ba o hindi. Pero sa tingin ko, good to. Tingnan nyo guys. Ayan o.
panalo naman. Oh, 260 lang kay Boss Jobs. Legit. Doon tayo sa legit, wag sa scammer. Ayan. Yon mga master, ito na nga pala yung kinuha natin kay Sir Jobs. Ayan, no? Ang ganda, beef laman. Ayan. Wala tayong indicate na pangalan ng brand kasi wala talaga siyang brand dahil totally karton lang siya. No brand name, basta laman. Pero masasabi ko is maganda siya. Ayan, no? Solid yung laman, no? Para siyang trimming pero malaman siya. Oh, tingnan niyo guys, oh. Ayan. Oh, pero ito yung resulta niya. Tingnan niyo. Ito 'yun mga master, oh, tingnan niyo, oh. Ayan, oh. Dahil naglaga na ako dahil limang box 'yan. Limang salang 'yan, may isa, dalawa, tatlo. Ayan, oh. May isa pa doon. Meron pa rito sa freezer. Meron pa tayo dito sa freezer, dalawa. Dahil hindi natin malalaga agad ngayon. Ayan, no? Dalawang bagyan. Bali, apat na bagyan. Yung taba natin kahapon na nilaga. Oh. Ito, pakita ko lang sa inyo mga master, yung itsura ng karne. Akala ko kanina kasi malitid siya at kaya hindi ko binidyo eh. Pero ito yung resulta, oh. Sinan nyo naman, oh. Oh, ayan, oh. Laman talaga siya, guys. Ayan, oh, mga master, oh. Ang ganda ng quality, oh. Oh. Ayan, yung quality ng ano niya, oh. Akala ko kanina litid siya na ano, na ano ng laman. Yung pala, yung pinagkakapitan lang ng taba. Ayan, no. Yan yung akala ko kanina litid. Yan. Di pala. Kaya nahiya ako mag-video. Pero ito yung resulta. Oh. Kita ko naman, oh. Kita ko naman na, oh. Medyo ilalaga lang natin na medyo matagal. Para isureness natin, ha. Isure natin na, ayan. Isure natin na okay yung pagkakalampalambot natin, okay? Yon sa mga gusto bumili, ha, i-message nyo lang si Sir Jobs, nasa Malabon siya, Potrero Malabon. Ayun lang mga master, ha. Yon, shout out nga pala sa mga basher natin diyan, ito. Yung mga nagsasabi na hindi daw masarap yung Paris ko dahil hindi ako naggumagamit ng pinaglagaan. Nakakatawa kayo. Pero okay lang yon. Mas maganda nga may basher tayo. Kasi unang-una, pag naglalaga ako ng baka, maramihan. Kaya hindi ko talaga ginagamit ang pinaglagaan. Pangalawa, madumi sa paningin ko ang pinaglagaan. Kasi may, yung sebo niya, yun lang natatanggal, yun nasa ibabaw. Pero mamaya, papakita ko sa'yo na bakit hindi ko ginagamit yung pinaglagaan. Kasi yung nasa ilalim niya, dugo yun ng baka na hindi kaaya-aya ang amoy. At yun ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong gumamit ng pinaglagaan. Papakita ko sa iyo mamaya. Yan mga master. Tatanggalin na natin sa pinaglagaan. Bali, isa't kalahati ko nilaga to. Kasi parang litrid yung ano niya. Kaya sinigurado ko lang bago ko ilaga yung iba. Yan, patayin na natin yung kalan. Kasali na natin doon sa planggana. Yan yung tsura niya guys, oh. Tsura niya master, oh. Oh, kalambot na nga. Dandahan lang. Nainit. Gagamitan na natin yung strainer para sa maliliit. Yon, tingnan nyo kung bakit ayaw ko talaga gumamit ng pinaglagaan. Dahil unang-una maramihan ako maglaga at di ko naman talaga yan magagamit. Kaya mas mainam na itapon na lang. Yung sinasabi nyo hindi masarap yung Paris kasi
puro chemical, nor cubes. Pakitaan nyo ako kung paano kayo magluto na walang nor cubes saka seasoning. Tapos pakain nyo sa akin, bibili pa ako sa inyo pag masarap. Sasabihin nyo purong natural, walang halong chemical, kwento nyo sa pagong. Saka nakakita, nagluto ka, wala ka man lang ilalagay na pampalasa, beef cubes o kaya magic sarap o bechin. Patikimin mo ako ng timpla mo na wala kang ganun na inaalo. Pag masarap, bibigay ko sa iyo lahat ng baka ko. Yung mga may hilig mag-bash dyan, good luck sa inyo. Kung masaya kayo sa ginagawa nyo, total marunong kayo, ba't hindi kayo, total marunong kayo, ba't hindi kayo magturo sa iba? Kung talagang marunong kayo sa buhay nyo, hindi yung makikialam kayo ng ibang nagtuturo. Kung masarap yung timpla nyo, edi sarili ninyo. Hindi yung ipinagyayabang nyo pa na masarap yung luto nyo. Ito, napakasimple oh. Sa mga kagaya ko na madiskarte, hindi kailangan yung taba, ay yung ano, hindi na kailangan yung pinaglagaan. Unang-una, nakakatipid ako sa gas. Hindi ako araw-araw naglalaga. Hindi ako araw-araw naghihiwa. Alas 2 pa lang, tapos na ako sa trabaho ko. Hindi ko pinagyayabang yun, pero yun ang pinakamalupit na diskarte ko. Hindi na ako naghihiwa. Kung maghiwa man ako, one time lang, sa isang buwan, isang beses. Kaya tapo na yung taba, yung anong yan. Tapo na natin yung sabaw na yan. Kasi tinan nyo guys, mga master, yan ba, maaati mo bang ipakain yan sa ano mo? Sa customer mo? Yung dugo ng baka? Tingnan mo naman kung gano'ng kadumi yan. Yung sebo, ha? Ipapakain mo sa customer mo. Andyan lahat ng kolesterol ng ano, ng taba, ng laman. Palagay ko mauumay ang customer mo sa iyo. Gantay ka, papakita ko pa sa iyo. Basher diyan na basher ng basher diyan. Papakita ko sa iyo itsura ng pinaglagaan. Magising ka sa katotohanan. Yung nagsasabi diyan na ano? Yung nagsasabi diyan na tinatapon daw yung unang sabaw. Edi ano, labas nun. Itinapon mo rin yung pinaglagaan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, gumamit ka rin ng bagong sabaw, tinapon mo yung pinaglagaan. Mapaprosen, mapapresh. Yun, siguro magpresh, pwede pa. Maano mo yun, makukonsider mo na malinis talaga kasi fresh pa yun. Pero may fresh kasi na yung binibenta sa palengke, pagbili mo, kala mo malinis yung pala mga ayan. Yan ba yun? Yan ba yung gusto mo ipakain sa customer mo? Ha? Yung dugo? Naaatim nyo ba na ipakain sa customer nyo yan? Kasi ang tinatanggal nyo yung sa ibabaw lang eh. Ito yung itsura ng ibabaw . Ano? Diba? Ipapakain mo yan sa customer mo? Taba. Kolesterol. Ang labas ng mga customer nyo. Dahil dyan sa taba na ihahalo nyo, di magkakasakit pa yung mga customer mo. Yun na sinasabing purong natural. Tapon mo yung pinaglagaan. Kasi madumi yan . Para pinaghugasan ng karne yan . Tingnan mo. Kahit fresh, ganito yung tsura nun. .
Ayan, tinan mo. Dugo yan, oh. Oh. Maaati mo ipakain yan. Dugo. Maaati mo ipakain sa customer mo yan. Oh. Yung pagbabas, dinidepende yan. Kung may idea ka talaga at magaling ka, ituro mo ng maayos. Oh. Pag ganyan, tapon na. Oh, tapon. Diba? Oh, yung sabaw na ito, pwede pa paglagaan kasi andito yung lasa nung ano eh. Oh. Ano yung nakasimple? Ayan pa yung ano. Ayan pa yung dugo. Oh, ipapakain mo ba 'yan sa customer mo? Oh. Kaya sige, kwentuhan niyo ako. Kung talagang hindi kayo gumagamit ng Nord Cubes, pating ano niyo ako. Message niyo ako. Oh. Patikim niyo sa akin. Pupuntahan ko mismo yung parisan mo pag hindi masarap, pag masarap yung paris mo. Tayo na lahat ng baka ko. Sisiguraduhin ko sa'yo. Napapahiya ka sa akin pag hindi ka gumagamit ng Nord Cubes. O kaya beef seasoning. O. Bilib nga ako sa inyo kasi may mga patanlad-tanlad pa kayo. Eh. O, may sili-siling green pa kayo. Eh. Yan ang labas nun. Dagdag, ano lang, costing lang yun. Sa akin, ha, mga boss, wala akong hinahalong mga ganun-ganun, pero masasabi ko okay yung parisan ko. 10 ng kaldero. Nauubos ko sa loob lamang ng ilang oras. Niminsan, wala akong naririnig sa customer ko na, ah, hindi masarap yung ano, yung luto mo. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil yung talento ko, akin, pero yung binabahagi ko sa iba. Yung iba dyan, marunong pero hindi marunong mag-share. Nakaalaman nila. Peace out sa'yo.